Totoo nga kayang magkakasama-sama ulit sa kabilang buhay ang mga nawalay na mag-asawa, magkakapamilya at magkakaibigan? Magandang araw mga kapanalig! Nasa 32 linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturya. Pasalamatan natin ang Diyos sa handog niyang pananampalataya na lalo pang pinatatatag ng kanyang salita. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng mabuting balita ngayon. Lumapit ang ilang saduseyo na mga taong tutol sa pagkabuhay at itinanong nila kay Jesus, "Guro, isinulat ni Moises para sa amin, kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangan kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawa ang biyuda at pagkatapos ay ng pangatlo naman, pero hindi nagkaanak ang 7. Namatay sila at sa bandang huli namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa 7 siya maituturing na asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya." Sinagot sila ni Jesus, "Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig nito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat dapat sa kanilang buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangan. Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay. Ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng palumpong nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob ang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat." Para sa ating mga Kristiyano, tayong mga naniniwala lalo na sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan, nauunawaan ba natin ng lubos ang ating pinaniniwalaan? Sa totoo lang, malaking bahagi ng paniniwala natin na may kinalaman sa kabilang buhay, mga haka-haka lamang. Oo, nakatitiyak tayo na may buhay pa pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Pero kung ano meron doon, bukod sa nandoon ng Diyos, kung ano ang itsura ng mga bagay-bagay doon, at kung ano ang kalagayan doon, wala tayong katiyakan. Mga kapatid, ang paglalakbay natin sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan, isang paglalakbay sa pananampalataya, pagtalima at pag-asa sa Diyos. Patuloy tayong umaasa kahit hindi man natin nakikita ang inaasahan. Dahil sa pag-asa, naggaganap ang ating pagliligtas. Gayunpaman, hindi tayo maaring magwalang bahala. Sabi nga sa isang Facebook post, "We only live once? False! We only die once. We live every day." Kaya, upang magkaroon tayo ng makabuluhang kamatayan, sikapin nating maging makabuluhan ang buhay natin ngayon. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang buhay natin sa mundo'y pansamantala lamang.
kaya gamitin natin sa kabutihan at paglilingkod ang bawat sandaling hiram lamang.